Bata pa lang kami ng pinsan ko ay pinangarap na namin makapag-asawa ng foreigner at nangyari naman ang pangarap namin. Pero grabe ang sakit dahil bukod sa inagaw niya na sa akin si Afam ay tinuring niya pa akong alila. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Sagittarius at ang kwentong ito ay tungkol sa kanilang dalawa ng kanyang pinsan na tawagin naman nating Virgo. Itinuring niyang best friend si Virgo dahil sabay na silang lumaki, sabay silang nangarap at pumapasok sila sa iisang eskwelahan noong college. Umabot din sila sa punto na parehas nilang pinangarap na makapag-asawa ng foreigner hanggang sa nangyari naman ang pangarap nila dahil parehong Briton ang kanilang napangasawa. Nauna lang nakapag-asawa si Sagittarius dahil mas nauna siyang nakagraduate ng college at para mapaiksi na lang ang kwento ay pareho silang may problema sa buhay ng may asawa. Nagkahiwalay si Sagittarius at ang kanyang afam na tawagin na lang nating Taurus. Kaya kinuha siya ni Virgo kung saan siya nakatira dahil sobrang sama na talaga ng kanyang sitwasyon. Tapos na rin ang relasyon ni Virgo sa kanyang afam na tawagin na lang nating Leo pero nagsasama pa rin sila sa iisang bahay. Kaya maayos naman tinanggap ni Leo si Sagittarius dahil wala siyang maayos na trabaho noong mga panahon na yun. Si Virgo at si Leo ang tumulong sa kanya para matustusan ang pangangailangan nilang mag-iina. At dahil walang iba mapaglibangan si Sagittarius ay nagpasya siya na maghanap ng kachat sa online dahil baka makita niya na ang kanyang forever. Merong isang nakachat si Sagittarius na mukhang mayaman dahil may swimming pool ang kanilang bahay at nakatira siya sa Greece at may business si Afam. Kaya tinodo na ni Sagittarius ang kanyang effort dahil baka si Afam na ang kanyang hinahanap kaya araw-araw sila magka-video call at napaka-sweet naman sa kanya ni Afam. Nakita rin ni Virgo kung gaano sila ka-sweet ni Afam kaya nagulat na lang siya nang biglang nag-high si Virgo kay Afam. Simula noon ay napansin ni Sagittarius na palagi siyang tinatanggalan ng internet at hindi niya na alam kung bakit palagi na lang galit pero naglilinis naman siya ng bahay at nagluluto. Pero lumipas lang naman ng ilang araw ay binigyan ulit siya ng internet at pinayagan na siyang makipag-video call kay Afam. Pero sa tuwing nagbe-video call sila ni Afam ay sumasali si Virgo at sinasabing napaka-sweet daw ni Afam at mukhang bigati. Hindi nagtagal ay sinabi sa kanya ni Virgo na baka pwedeng i-add niya daw si Afam at gumawa sila ng group chat para tatlo sila sa iisang GC. Pumayag naman si Sagittarius at hindi niya naman pinag-isipan ng masama si Virgo hanggang sa bigla na lang nanlamig sa kanya si Afam. Bigla na lang siyang hindi tinawagan at hindi na video call hanggang sa isang beses ay hindi niya sinasadyang makita si Virgo sa may sala nila at ka-video call niya si Afam. At sa totoo lang ay nasaktan ng husto si Sagittarius pero alam niya naman na madali lang siyang makaka-recover dahil hindi pa naman sila nagkikita ng personal ni Afam. Dahil nung araw na nagset sila ng date ni Afam na nagplano silang magkikita ay bigla na lang siyang pinigilan ni Virgo kaya hindi natuloy. Kaya grabe na lang ang sakit para kay Sagittarius dahil noong mga panahon na yon na inagaw sa kanya si Afam ay itinuring din siyang alila. Nakakarinig na rin siya ng mga masasakit na salita kaya unti-unti na nagbago ang ugali sa kanya ni Virgo. May mga araw din na pinapalaya sila ni Virgo kasama ang kanyang anak simula na naging magkarelasyon na si Virgo at si Afam. Gusto na rin sanang umalis ni Sagittarius sa bahay nila Virgo pero ayaw naman siyang payagan ni Leo dahil napamahal na rin si Leo sa kanyang mga anak. Kaya mas lalo na lang nang galaiti sa kanya si Virgo dahil gusto niya nang paalisin ang pamilya ni Sagittarius para maibenta na ang kanilang bahay at makapunta na siya ng Greece. At para ma-shortcut na lang natin ang kwento ay nangyari nga ang kagustuhan ni Virgo at sa ngayon ay 11 years na silang nagsasama sa Greece. Pero sa haba ng panahon na magkasama si Virgo at si Afam ay palagi na lang siyang ginujombag ng husto kahit nung mga panahon na siya ay buntis. Nakakaramdaman naman ang awa sa kanya si Sagittarius pero wala naman siyang ibang magagawa dahil yun naman ang kagustuhan ni Virgo na doon na tumira. At lahat din ng pera na nakukuha ni Virgo sa kanyang ex-husband ay kinukuha naman sa kanya ni Afam para i-invest sa kanilang negosyo. Kaya lahat na lang ng panjujombag ay tinitiis ni Virgo para sa kanyang dalawang anak hanggang sa dumating na naospital na si Virgo nang dahil sa mental breakdown. Palagi din siya nag-hallucinate na merong gustong sumuktay sa kanya dahil palagi na lang siyang ginujombag ni Afam hanggang sa tuluyan na siyang nasiraan ng pag-iisip pero sa ngayon ay unti-unti na rin siyang gumagaling. Gusto niya sanang makitira muna sa amin pero ayaw pong pumayag ng partner ko dahil nakahanap naman ako ng mabait na partner kahit hindi naman siya mayaman, hindi niya naman ako sinasaktan. Gusto ko sana manumbalikan dati naming samahan bilang mag-best friend pero sinusubukan ko talaga pero kahit konting gusot ay pinapalaki niya kaya palagi pa rin po kaming nag-aaway. Kaya umiwas na lang po talaga ako sa kanya at binlock ko na rin siya sa lahat. Paminsan-minsan po ay namimiss ko siya pero mas okay na yung ganitong buhay na tahimik. Dahil kung hindi ko siya iiwasan ay baka ako naman ang magka-mental breakdown ng dahil sa kanya. Ang ex-husband po ni Virgo ay hindi ko sinulot dahil may delikadesa po ako at may respeto sa sarili. Talaga mabait naman po ang ex-husband niya at palaging nandyan para sa amin mag-iina pero naghanap pa rin po talaga ako ng para sa akin at kusa naman siyang dumating. Kaya sa awa po ng Diyos ay kami pa rin po ng live-in partner ko at maayos po ang aming pamumuhay. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi ko naman masabing kinarmi Martin si Virgo. Baka yun lang talaga yung kapalaran niya. Para sa akin kasi sa iisang lalaki kahit isang damakmak na babae pa yung sumulot dyan kung ayaw niya talaga hindi naman yan magpapasulot. Baka natay pa niya rin talaga si Virgo. Kaya isipin mo na lang na naging blessing din sa'yo yung ginawang panunulot ni Virgo kay Afam dahil kung hindi ikaw yung ginujombag niya ngayon. Nakakasama naman talaga
ng loob na parang naramdaman mong sinulot niya sa'yo yung afam mo. Pero kahit papano, naging mabuting kaibigan naman siya sa'yo dahil hindi niya naman kayo pinabayaan noong mga panahon na kayo naman yung naghiwalay ng asawa mo. Kumbaga meron man siyang mga hindi magagandang bagay na nagawa sa'yo, pero meron din siya mga mabubuting bagay na naidulot sa buhay mo, kagaya na lang nung kinupkup niya kayong mag-iina. Wala naman kasing taong perpekto, lahat tayo may pagkakamali kahit ikaw alam mo yan, pero nasa sa atin na lang yan kung paano tayo magpapatawad para na rin sa ating peace of mind. Hindi man bumalik sa dati yung samahan nyo bilang mag-best friend, pero sana mas manaig sa inyo yung pagiging magpinsan nyo kaysa sa mga pagkakamaling nagawa nyo sa isa't isa.